Hello mga boss, kumusta? Local story nga pala. Ang pinakamalaki at pinakamabigat na sandata ni Hitler. Pag-usapan natin yan mga boss. Pero bago po tayo magpatuloy mga boss, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button para maging updated po kayo sa aking susunod na mga uploads. Maraming salamat po. Ang Schwerer Gustav o Hitler's Giant Gun ay isang nakakatakot na sandata ng digmaan, isang natatanging artilerya ng ikalawang digmaang pandaigdig na may napakalaki at mabigat na kalibring sandata. Ang sandatang ito ay isang paghahanda bago magsimula ang pangalawang digmaang pandaigdig dahil sa kagustuhan ng pinuno ng Nazi na si Adolf Hitler na salakayin ang bansang France. Ito'y isang sandata na may kakayahan na wawasak sa mga konkretong barrier ng French Maginot Line na isang pangunahing hadlang sa pagitan ng bakuran ni Hitler at sa natitirang bahagi ng kanlurang Europa. Ang Schwerer Gustav ay isang railway gun na dinevelop ng kumpanyang Krupp. Sila rin ang bumuo sa mga kanyong Big Bertha noong World War I. Ayon sa Wikipedia, ang Schwerer Gustav ay tumitimbang ng humigit kumulang na 1,350 tons habang ang pinsala nito ay hindi kapanipaniwala na may espesipikasyon na makakasira ng hanggang 1 metrong kapal na patong na bakal o 7 metrong makapal na pader ng reinforced concrete. Ang kumpanyang Krupp ay ang nangungunang tagagawa ng mga steelworks at armaments sa Aleman. Ang kahilingang ito ay natugunan ng bahagya bilang isang propaganda lamang at isang bahagi bilang isang pagsasanay sa disenyo. Ngunit noong 1936, ang pinuno ng Nazi na si Hitler ay bumisita ng personal sa pabrika ng Krupp na pagmamay-ari ni Ginoong Gustav para hilingin ang isang bukod-tanging sandatang pandigma. Nagawa ni Gustav na magbigay ng malawak at tumpak na sagot batay sa kanilang mga naunang kalkulasyon kay Hitler. Bagaman ito'y magiging mahirap, pinipilit ng kumpanya na makadevelop ng sandata para maging posible ang plano. Sumugal si Gustav at hinanda ang kanyang mga pangkat para magdesinyo at gumawa ng modelong konsepto para sa isang pangmalakasang sandata. Sa unang bahagi ng taong 1937, nagbigay ng proposal si Gustav at ipinakita ang kanyang mga disenyo kay Hitler. At dali-daling naaprubahan ang proyekto at binigyan ng kaukulang budget. At ito ay ang paghahanda sa pagsalakay sa Tagsibol sa taong 1940 sa konkretong barriers ng French Maginot Line. Ang konstruksyon ng sandatang Gustav ay mas mahirap kaysa unang inaasahan. Ang pag-forge ng mga barrels ay isang particular na mahirap ngunit kailangang pagsikapan. Sa pagtatapos sa taong 1940, ang sandatang Gustav ay handa na at masusubukan ang kakayahan sa pamamagitan ng pagpapaputok sa taong 1941. Ito ay ginagamitan ng gun carrier para sa pagtransport o pagpapadeploy ng mga sandata sa ibang lugar. Ito ay unang binuo sa Roger Ward Range sa may bayan ng Baltic na masasaksihan mismo ni Hitler. Ang sandatang Gustav ay regalo lamang ng kumpanyang Krupp bilang parte ng pasasalamat sa pagsisikap sa German War. At ito ay ipinangalan mismo sa pinuno ng kumpanya para sa kanyang karangalan. Nang makumpleto ang sandatang Gustav, ang armas ay handa na para sa maaksyong digmaan. Sinimulan ng sandatang Gustav ang pag-atake sa mga kuta ng Soviet sa Sebastopol gamit ang 4.7 tons na high explosive shells na aabot hanggang 47 kilometers. Ang sandatang ito ay may kakayahan na magpakawala ng 7 tons na concrete piercing shells sa layong 37 kilometers. Ito ay kayang tumagos ng hanggang 100 feet bago sumabog ang bala sa ilalim ng lupa. Pero alam niyo ba, ito ay umaabot ng 3 linggo bago ito mabuo na may kabuo ang bilang na 1,420 na katao ang magtulong-tulong sa pagbuo bago ito gamitin. Ito ay may 43 meters ang haba na fully assembled na may 7 meters na lapad at may habang 7.5 meters na axis barrels. Ang pagkalibrate ng mga kagamitang kailangan upang makabaril ng isang shells ay tumagal ng ilang oras na nangangahulugan na ang sandatang Gustav ay maaari lamang bumaril ng 14 rounds bawat araw.
Ito ay muling umatake sa Leningrad, ngunit sa kasamang palad, ito ay madaling naitaboy ng mga Roso kasama ang mga sundalong Aliman bago pa maihanda ang sandata. Maraming salamat po sa inyo mga boss. Kung nakaabot po kayo sa puntong ito ng aking storya, salamat po sa inyong suporta. Maaari po kayong magkomento at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting channel. Maraming salamat po. Ang sandatang Gustav ay nagkakahalaga ng 10 million German marks, kasama na rito ang mga bala na nawala sa buong kasaysayan. Ito ay tila hindi patas na kalakaran dahil sa halaga ng proyekto. Gayunpaman, ang mismong pag-aaral na ito ay magdudulot sana ng malaking propaganda at pagpapalakas ng moral sa mga Axis forces. Maaring ito ay magkakaroon ng napakalakas na epektong psikolohikal sa mga kaaway. Noong April 22 sa kaparehong taon, natagpuan ang kabuuan ng sandatang Gustav. Natagpuan ito sa gawing 15 kilometers sa hilagang Auerbach at 50 kilometers sa timog kanluran ng Chemnitz. Ang sandata ay tila pinag-aaralan ng mga inhenyero ng Soviet at inilipat sa Merseyboard sa panahon ng taglamig ng kaparehong taon. Mula noon ay wala ng balita tungkol sa sandatang Gustav na may napakasamang pagtatapos ng superweapon na ito. Malinaw na malinaw dito mga boss na ang sandatang ito ay hindi pa gaanong handa sa digmaan. Bukod sa ito ay mahirap gamitin. Ang pagpapaputok na may limitasyon sa digmaan ay hindi epektibo, lalo na't ang mga kalaban ay sadyang napaka-agresibo. Ngunit kung ito ay magkakaroon ng mass production ay malamang na maraming mga alay sa Europa ang mapapahamak. Ang sandatang Gustav ay may kahangahangang kapangyarihan, ngunit ito ay nakakapahamak sa karamihan. Ang plano at potensyal na ito ay salungat sa inaasahan. Ang sandatang ito ay tuluyang naglaho sa kasaysayan na may kapanapanabik, ngunit isang nakakabigong sandata sa digmaan. Anong masasabi niyo sa sandatang ito mga boss? Ito ba'y epektibo kung sakaling gagamitin ng bansang Germany sa kasalukuyan? Naway nagustuhan niyo mga boss ang istoryang ito. Mag-iwan po sana kayo ng komento sa comment section mga boss. Huwag po sanang kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli, maraming salamat po.